ka, good morning. Andito na naman po tayo para ituro ko na naman sa inyo kung paano po yung pagkabit ng ano, sampad or pamalong. Yan, pangharap po siya. Pansin niyo siya, matalim. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel at saka gusto niyo pong matuto na kung paano gumawa ng bangka, step by step po tayo para madali niyong matutunan kung paano gawin yung mga bangka. At sa mga bago pa lang dyan, kung nagustuhan niyo yung channel ko, Pobre Malipay yung channel, please subscribe na lang po para updated po kayo sa mga i-upload ko araw-araw. Yun. So, topic natin ngayon mga kabangka is kung paano po ikabit yan, yung sampad or pamalong. Bali, sa harap siya. Ayan o, nakikita nyo. Ano siya? Matalim para maganda. Yan. So, simulan natin kabangka kung paano po natin ikabit ito. Yan. Napansin nyo, may ano na siya. Yan o. Naka-slide. Naka-ano na siya. Kasi tinanggalan ko na siya. Ayan. So, ipakita ko sa inyo kung paano ikabit. Yun. Ayun mga kabangka. Kung napapansin nyo, binawasan ganito yung forma niya mga kabangka. Ganun siya. Tingnan nyo. Yan. Pa-slide. Yun dito niya. Pa-slide. Tapos pa-slide din to. Yun. Tapos saka ano nyo sa gitna, divide yan. So dito yung mangyayari niyang kabangka is ano po natin sa gitna, markingan. Napapansin nyo pala, yan. Minark ko na siya, may mark na siya. Gitna. Napapansin nyo, bali, magbawas pa po tayo ng mga ganito. Yan. Yung lapis na yan. So, tatanggalin natin to. Ito na lang matira. Yan. Pakita ko, yan po yung discard niya para hindi na po tayo gagamit ng pako or trogo or kung anong thread. So, kabayan na lang yung igamit natin dito. Yun, kabangka. So, ito na pala yung mga kabangka. Yun o. Ito na yung kurtinang sampad. Yun. Yun. May kaltas na dito. Kabayan na lang dito yung magpapasikip. So, simple lang po. Ganun lang. Ganun nyo lang siya. Pag magsukat eh. Yan. Tapos guhitan na yung ano, yung pinaka dito nyo. Dito. Para pantay. So yan, naguhitan ko na, so ilagarin na lang. Kita nyo naman mga kabangka, pa-slide din siya. So, yun siya. Yan. Yan, ganyan po mangyayari niya ang kabangka. Pagkatapos bawas din tayo kabangka dito. Di nalagay nyo na ng ganyan. Nalagay nyo na. Saka nyo markingan yung gitna kung saan kayo magbabawas. Yan. Ganun din sa ito.
pinakadulo. Yun. So kailangan tuwid niyo muna. Kung tama na ba o ano. Kung nasa tama na yung posisyon ng pamalong. Yun, ituwid niyo muna. Yan, so tuwid na siya. Minarking ano natin. Yan, may mark na tayo dyan. Tapos, din na mark na, pero kailangan yung ano natin, yung kasko, kailangan naka-align siya. Kailangan libelado siya. Yung ganyan. Nakalibel. Yan. Kailangan libelado siya para ano, para tuwid na tuwid talaga. Yan, ganyan. Ayan na mga kabangka, minarkingan ko na. So, bawasan natin kung ano yung ito po. Kung ano po yung kataas ito, napansin nyo. Ito. Kung ano po yung taas nito. Ganun din yung i-ano nyo dito. Ibabawas nyo. Ganun din. Para sakto po siya. Yung ganun. Tutorial po tayo mga kabangka para may mga kaibigan din tayo na gusto matuto magawa ng pambot kahit mga maliit lang para makalis din sila sa mga ano, sa mga pambayad sa gumagawa. So pag ito yung channel natin, pag makita nila kasi tutorial na tayo, tinuturo natin yung una at hanggang matapos hinihimay-himay natin para ma-share din natin yung kaalaman natin sa paggawa ng mga bangkang dimotor. Yun. Yun pala mga kabangka na ano natin. So nabawasan na natin, oh. Kita nyo. Yun. Madali lang naman to sa mga bago, basta prosigido lang po kayong gumawa ng mga bangkang dimotor. Madali lang po. Ako kasi dati mga kabangka, sa totoo lang wala namang nagturo sa akin. Kundi yung ginawa ko, may mga matanda na gumagawa ng bangkang dimotor. Yung mga ginagawa ko is tumitingin lang ako sa kanila. Tinitingnan ko lang yung gawa nila. Tapos nagsimula ako, gumawa ako ng bangkang disagwan hanggang nagtry ako ng bangkang dimotor. Tapos yun na, tuloy-tuloy na po. Tapos kung marunong na kayo gumawa ng bangkang dimotor, upgrade nyo lang po mga kabangka. Kung ano yung nasa isip nyo na mga design, mga style, yun, upgrade nyo lang. Hindi yung isang style lang yung ano natin, isang style lang yung alam natin. Kasi ako dati, sa totoo lang, isang style lang po yung alam ko. So, yung ginagawa ko, pag may makita akong medyo maganda din sa paningin ko, yun yung ginagaya ko. Tapos, kailangan masterin mo talaga. Yun. So, nabawasan na natin siya. Yun na siya. Tingnan nyo. Yun. Yun na siya mga kabangka. Kabit na natin. Madali lang gumawa ng bangkang dimotor. Kung posibido ka, kung gusto mo talaga matuto. Pero kung hindi ka posibido, yung sabi lang na gagawa-gawa ka lang, tapos wala naman sa intention mo na matuto, eh wala talaga yung mga kabangka. Kailangan kasi posibido tayo. Kung paano talaga gumawa ng bangkang dimotor. So yun na siya mga kabangka, oh. So yung gawin nyo lang, kasi hindi natin maiwasan na talagang magkaka ano siya. Yan, oh. Kumbaga may gap siya, medyo kunti lang naman. So gamitin nyo na lang yan para pumantay. Tapos yun dito, lagarin na lang.
una niyan is lagarin mo dito. Ayan. Pag malagari mo na sa baba, lagari din dito sa taas. Ano na siya? Luwangan ng konti. Ayan, dikit. So, maluwang pa rin. Ganun ng ganun hanggang bawas ng bawas. Bawas ng bawas hanggang hindi talagang mag-appear siya ng kahit konti. Yun. Na mga kabangka, ayan na po siya. Ayan o. Ayan. Ayan na. Ayan. So, gawayan na lang yung kabangka, yung maglalak. Ayan, ganyan. Salubungin sa kabila. Ayan. Ayan, kabangka. Ayan siya. Tapos yung sa likod kabangka. Tapos na rin siya. Ayan o. Yan na siya mga kabangka. So lagyan na rin ng kawayan. Ayan po siya. Bye, kawayan na lang yan. Yun. So ipuksihan na lang siya kabangka. Puksi na lang kulang. Yun nga kabangka, lagi kong sinasabi, pag mag layout po kayo ng ano, ito yung sampad or pamalong. Yun. Kailangan lagyan nyo siya ng tamsi. Yan. May thumbs din siya. Ayan yun. Para masight mo siya kung tuwid ba talaga o hindi. Yung dito from tuwid pitan to ano, diyan mo masisipat, diyan mo malalaman kung tuwid talaga siya. Ayan. Kita nyo naman mga kabangka. Ayan. Yung thumbs din. Ganun din sa ano. Pag sumipat kayo dun sa likod, sipatin nyo rin dito sa harap. Ayan mga kabangka. Sipatin nyo rin kung tuwid ba o hindi. Ayan. Diyan mo malalaman kung tuwid na sila. Kailangan may tamsi talaga siya mga kabangka. Ayan. So, gawin ko ngayong kabangka is kusayan ko na siya. Ayan. Yun yung mga kabangka, nilagyan ka na po ng ano, puksi. Ayan. Nilagyan na natin para tumibay. Fix na natin siya mga kabangka. Yung gamit ko pala mga kabangka, yung ano, ayot kapitan bustik, naluang ko lang ng ano, ng pintura para medyo malambot ihagod. Shout out pala kay Rolly Palacio from Kabangrusan. Boy, shout out boy. Sa bro ko, bro, Bilyarin. Shout out sa'yo bro. More power sa channel natin bro. Ayan, pwede niya rin dalawin yung kaibigan ko, si Bilyarin. Ayan, may ano din siya.
May YouTube channel din siya. Fix na natin na kabangka. Sa utol ko, kuya ko. It's Rene Ansing. Shout out sa utol. Maraming salamat sa mga tulong na binigay mo. Pagkatapos ito na lang yung ano kabangka yung gagamitin natin dito sa ano yung parang lock niya. Ayan. Lagyan natin ng palaman. Ito ang mga pero bago nyo siya i-fix mga kabangka, huwag mo nang ano yun kasi possible pa na mag-iiba. Kaya kanina, nangitawa ko, minarking ako na lang siya para sigurado tayo. Once na lumalak na kasi ito mga kabangka, malagyan mo na ng ganito. Matigas na ipunin. Hindi na yan basta-basta. Tapos yun na naman kubang kain sa likod. Sergi, shout out. Ito pala yung narik ng bangkang to, Sergi. So
baka gusto nyo matuto nito, dalawin nyo lang yung channel ko. Pupremali pa yung channel. Diyan nyo makita yung ano, kung paano gagawin yung mga maliliit na bangka katulad nito, na kahit mag-isa ka lang. So baka may mag ano dyan, comment lang kayo sa baba at re-replyan natin yan isa-isa. Baka may gustong magtanong, comment lang po kayo sa baba. So na-fix na natin mga kabangka. Ayan. Okay na yan. So, may natira pang puksi, lagay na lang natin sa gilid. Mga gilid-gilid nila. Okay, sayang din. So, yun na mga kabangka, tapos na siya, tapos na rin kabit. So, tapos na natin, ito muna yung second vlog natin sa ano, paggawa ng bangkang bimotor na maliit. Step by step kasi tayo para may mga bago na makapanood, madali nilang makuha. Kasi yun nga, step by step tayo. Kasi kung ano natin, parang i-edit natin bisan-bisan lang katulad sa iba dyan na nagba-vlog na ano, yung kung paano daw gumawa ng pambot ng bangkang dimotor, parang pinapas-forward lang. Kung mga bago pa lang, kung mga bago pa lang yung makapanood, hindi mo kaagad mag-gets yun. Kaya ito yung gawin na rin, tutorial tayo.
himay-himayin natin una hanggang sa ano matapos. Ayun, maraming salamat po sa mga ano, mga friend ko diyan. Lagi ko yung pinapasalamatan tuwing vlog ko. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa mga kaibigan ko diyan. Yun, maraming salamat. God bless po.